Tayo nga po'y nagbabalik, blutang ina nyo! Ayan, hindi na po tayo magpapaputok at magpapamisail, magpapamachine gun dahil nire-report nyo po ako. Ayan, pero ayan po, tayo nga po ay nagbabalik. And for today's video, yung ating pong topic ngayon ay talaga namang ang daming beses nyo na po itong tinatanong dito sa ating channel. Minsan pa ulit-ulit nyo pong tinatanong sa akin, Sir Loren, sinasabi mo po na 100% ang absorption kapag kami ay gumamit or kapag kami ay nagpaglutathione push or magpapaglutathione drip, pero bakit wala ka pong nire-review dito sa ating channel? Yes, totoo po yan. Pag-usapan po muna natin, diretso na tayo mga kamukha. Pag-usapan na po muna natin kung ano nga ba yung glutathione push and ano nga ba yung difference niya sa glutathione drip. Ang daming beses ko na rin po itong sinabi dito sa ating channel, pero sa mga bago pa lamang po at saka sa mga gustong ma-refresh kung ano nga bang ibig sabihin or ano nga ba ang main difference nila, yung glutathione push nga po ay ito yung nasa injection, tapos ito yung diretso sa bloodstream, tapos more or less mga 20 to 30 seconds tapos na po siya. If i-compare po natin ito sa glutathione drip na kung saan po ay yung parang may isasaksak po sila sa atin, tapos pinapalitan po yan ng tube, tapos yung parang naka-dextrose po siya. Mas mataas yung dosage na pwedeng ilagay ng glutathione or kung ano pa yung mga gusto nyong idagdag na mga vitamins if we compare natin ito sa glutathione push. Ngayon na alam na natin ang difference, totoo po yung sinasabi ni Sir Lawrence based sa mga studies po natin na 100% po ang absorption po kapag glutathione push or glutathione drip, kasi nga diretso na nga po ito sa ating bloodstream, diretso na po ito sa ating katawan. Ibig sabihin po, kapag 500 mg po ng glutathione ang nilagay nyo sa glutathione push or sa glutathione drip, ay 100% po niyan, ibig sabihin 500 mg po ang makakapasok po sa ating katawan. While if i-compare naman po natin ito sa mga capsules, sa mga tablets, na yung iba po kasi ay hindi ko po nilalahat, ulitin ko po, hindi po nilalahat dahil may mga bago na po tayo na nai-innovate na mga products, pero usually po ay hindi po 100% na na-absorb po ng ating katawan. Ang malaking katanungan ng mga kamukha natin dyan, Sir Lawrence, bakit nga ba hindi ka nagre-review ng glutathione push or bakit nga ba hindi ka nagre-review para sa amin ng mga glutathione drip na mga brands? Eh, ang dami-dami pong naglilipa na sa Lazada, sa Shopee. Bakit hindi ka po nagre-review? Bakit ang mga nire-review mo lang ay drink? Bakit ang mga nire-review mo lang ay capsules, gummies, or mga tablets? Bakit hindi ka nagre-review ng mga brands for glutathione push or drip? Tatlo nga po ang kasagutan dyan ni Sir Lawrence. Number 1, ay make sure nga po na lahat ng gagamitin ko dito sa ating channel or itatry ko dito sa ating channel para rin po sa aking safety ay FDA approved. It could either be FDA approved dito sa Pilipinas or FDA approved po sa country of origin. And most po ng mga nakikita natin or mga available po na mga glutathione push or yung mga glutathione na mga pwedeng ilagay sa drip ay hindi po sila FDA approved. And ayoko po na sasabihin nyo sa akin na, Sir Lawrence, bakit yan nire-review mo? Ay hindi naman FDA approved yan. Bias ka, ganyan, bayaran ka. Mga gano'n. Mga ganyan kayo eh, di ba? Ganyan yung mga commentan dito sa YouTube eh. And sabi ko nga po sa inyo, transparent na transparent po ako, kaya ayoko po na mangyari po dito sa ating channel yung ganon. Number 2, marami na nga pong brands ang kumokontak dito sa ating channel para i-review natin yung kanilang mga products. Pero para po sa safety ng lahat, inisip ko po talaga ito mga kamukha na ayoko po kasi na magre-review ako ng product tapos bibili kayo kunyari sa Lazada, bibili kayo kunyari sa Shopee, tapos magse-self-inject kayo. Yun po yung iniiwasan ko po sa lahat kasi delikado po ang mag-self-inject. Hindi po tayo nurse or hindi po tayo nag-undergo ng mga trainings para po na mag-self-inject lang. I know na maraming matatamaan dito ng mga nagse-self-inject, pero please, marami po kasing pwedeng mangyari kapag nag-self-inject kayo, pwedeng may pumasok na hangin. Yun na yung nakakatakot eh. Pag may pumasok na hangin dyan, tapos na i-ano nyo, pwede po tayong mag-cause or pwedeng may mangyari po sa atin. At ayoko pong masisirin po ako sa huli, kaya iniisip ko lang din po yung safety nyo. Kasi sasabihin nyo, ay, nirecommend to ni Sir Lawrence, eh, ang dami pong naniniwala na po dito sa ating channel. And kapag nag-recommend po ako ng product, kunyari sinabi ko, nabili ko siya dito sa Shopee shop na ito or dito sa Lazada shop na ito, tapos
yun pala ay bibili kayo tapos sabihin nyo, ay maganda to, tapos tayo po kasi mga Pinoy ay ma-explore po tayo. So ang gagawin ng iba ay magsa-self-inject. Kaya po, yun yung iniiwasan po natin dito sa ating channel. Ayoko pong mag-self-inject kayo. Pero, kung gusto nyo naman po na pumunta kayo sa mga clinic or pumunta kayo sa mga doctors po talaga, ayan, I would highly recommend po yan. Para ma-check din po muna yung overall health nyo at para naman po ma-check din muna at ma-assess ng mga doctors nyo or ma-assess po muna ng mga clinic kung ano nga ba ang bagay sa inyo na glutathione. Ang ibibigay ko na lang siguro na advice sa inyo mga kamukha, kung gusto nyo talaga itry yung mga glutathione push or mag-glutathione drip pero ayaw nyong makamahal and at the same time ay ayaw nyo naman na kayo mag-self-inject at pumunta talaga kayo sa mga clinic, ang gawin nyo is huwag kayong pumunta sa mga mamahalin na clinic. Don't get me wrong, okay naman kung may budget po tayo, pwede naman tayo pumunta sa mga mamahaling clinic. Pero huwag din naman tayo pumunta sa mga pipitsuging clinic or mga hindi registered na clinic. Piliin nyo talaga maigi, okay? Tingnan nyo rin maigi yung review dyan sa clinic before kayong pumunta. Pero kasi ganito po yung para price list po niyan. Yung 500 milligrams po ng glutathione, kapag push po yan, ang price po niyan more or less ay nasa 500 pesos po sa okay na clinic na po yan. Pero kung yan nga po ay pupunta kayo sa medyo mga mamahaling clinic, nasa 1,000 or nasa 2,000 pesos na po yan. And kung tatanungin niyo po ako, Sir Lawrence, gaano or ilang beses po ba kami pwedeng magpag-glutathione drip or push every week? So sabi po nila, pwede kayong magpag-glutathione push ng 3 times a week. Pero kung once a week pwede rin naman or twice every month po, ay pwedeng-pwede na rin po yun mga kamukha. At third po natin or last one po natin, ay yes, nakapag-try din po ako ng glutathione push and drip. Pero medyo may kamahalan po kasi talaga, kaya tumigil na rin po si Sir Lawrence. And eto nga pong channel natin na ito ay nag-exist para maghanap tayo ng mga mura na mga glutathione drink, na mga glutathione na mga brands na pwede naman tablet or na mga capsules. And naghahanap po tayo, nasa journey po tayo ng paghahanap niyan kasi nasa pandemic nga po tayo, medyo may kamahalan nga po kapag tayo po ay magpapa-inject. Pero again, kung kayo nga po ay may budget, go girl glow kayo dyan. Pero kung wala nga po tayong mga budget at marami po dito sa atin ng mga glutang ina, ayun po, talagang tumutulong din po ako para mas safe po para sa lahat and at the same time ay hindi po tayo ganoon nagagastos. Kaya pagbigyan nyo po ako mga kamukha, kung wala po ako na mare-review dito muna sa ating channel na mga glutathione push or mga glutathione drip, kasi yun nga po ay pumunta po tayo sa ating mga doctors at pumunta po tayo sa mga clinic at sila po ang mismong magbibigay po sa inyo ng recommendation. May nakapag-try na nga ba sa inyo mga kamukha na magpag-glutathione push or drip? Aba, i-comment nyo nga sa baba yung naging experience nyo at magkwentuhan po tayo dito sa ating channel. And huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe kasi marami pa po tayo na pag-uusapan ng mga informative videos at marami pa po tayong review na paparating dito sa ating channel. Aba, i-share nyo na ito sa inyong friends, family, at sa iba pa nating mga kamukha. Until our next vid po! Yes, ang haba na naman! Godspeed!